tayong knowledge kung ano nga ba ang kinahaharap natin ngayon na disease. Ano nga ba ang coronavirus? Hello guys! Welcome back to my channel. This is Team Kaser. And I hope you guys are all safe. Stay at home. Lahat po tayo ay nakaka-experience ng outbreak of this pandemic disease sa buong bansa. At pinag-iingat nga tayo ng government at ng lahat ng agencies or sa ngayon ng gobyerno para nga hindi malumawig pa at lumaki pa yung bilang ng infected. Di lang sa bansa natin, but sa buong mundo. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay pandemic disease, which is ang tinatawag natin na COVID. Ano ba tayong knowledge kung ano nga ba ang kinahaharap natin ngayon na disease? Ano nga ba ang coronavirus? Ano ba ang COVID-19? And nag-research lang din naman ako, which I want to share with you guys, na ang coronaviruses pala is a group of related viruses, which is a disease that is parang galing or sa mammals or sa birds. Pero sa humans naman, ang symptoms nito is respiratory tract disease, which parang ranges from mild to lethal. So pag mild, ito na yung mga common codes, which is possibly caused by rhinoviruses. Tapos dun naman sa lethal side, yun na yung pumapasok na yung SARS, which is the severe acute respiratory syndrome. Tapos yung MERS, which is the Middle East respiratory syndrome, and yung COVID-19. And it varies pala depending on the species. Like kung sa chicken siya, most likely ang symptoms nila is upper respiratory disease. Kapag ka naman pala sa chicken and cows, sila naman nagda-diarrhea pag na-infect sila ng coronavirus. And ang coronavirus disease or 2019 or what we call COVID-19, ito naman yung infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. This disease was first identified sa China, sa Wuhan, December 2019, which is now the cause of our ongoing 2019 to 20 COVID virus. And nag-spread na nga siya globally na naging resulta ng pandemic na kinakaharap natin ngayon. Symptoms of COVID-19 is fever, cough, and yung shortness of breath. So, ang other yun yung usual, yun yung parang main na symptoms niya. Pero, pwede din kayong makaramdam ng muscle pain, diarrhea, cold, or yan, sore throat, abdominal pain, and diarrhea rin. The time of your exposure pala dun sa positive na tao, guys, is mag-range ng about 5 days before actually magpakita ng symptoms. Pero yung iba, on their cases, possibly from 2 days to 14 days before ma-actually makita yung symptoms. Yung ibang nagkakaroon ng gantong symptoms, guys, parang mild lang yung symptoms nila, samantalang iba, parang nagpa-progress siya sa viral pneumonia and sa multi-organs malfunction or failure. And you know, guys, this April 19, 2020, 2.32 million na ang reported cases ng positive sa coronavirus. Pero 535,000 ang naka-recover. But sadly, 160,000 ang reported death due to coronavirus in over 185. So, guys, as we all know, wala pang nakikreate na vaccine or gamot para nga sa COVID-19. So, it's best for everyone na mag-practice ng good hygiene. And so, dahil nga wala pa tayong vaccine or gamot para sa COVID-19, guys, better be safe, stay at home. At ang advice nga ng government and World Health Organization is always wash your hands about or above 20 seconds.
And as much as possible, paglalabas ng bahay, laging nakamask. And sabi nga ng government, okay lang naman daw sa ating mga normal individual. I mean, yung hindi naman tayo mga frontliners. We are not nurses and doctors. Hindi natin kailangan mag-surgical na mask. Ilaan na lang natin yun kasi medyo konti na nga yung available na quantity ngayon. Ilaan na lang natin yun para sa kanila na nagtatrabaho as frontliners. Tapos tayong mga common individuals lang naman, pwede na raw tayo sa washable na mask. So, yun lang. Araw-araw lang natin siyang laban. Every time na nalabas, as much as possible, may mask. Tapos, social distancing pa rin. Wash your hands before. Suotin ang mask. Huwag hahawakan ng mukha. Always mag-alcohol, especially pag nasa labas. And ganun ulit, pagka-uwi, mas maganda. Pagkagaling sa labas talaga, maligo, mag-scrub, wash your hands, alcohol. And before kayo magtanggal ng mask, pagka-uwi ninyo, as much as possible, kasi hahawak kayo eh, kasi diba, dito yun eh, may sabit eh. Mag-alcohol muna, may wag-wash ng hands, tapos tanggal ng mask. Tapos diretso nyo sa laban, or ibaba nyo na, or ano, tapos maligo na kayo. Basta, lagi lang magpaka-safe. Better be safe. And guys, if you wanna be updated kung ano na nga ba ang current condition, or ano na ba ang status ng buong mundo, hindi lang Pilipinas, meron tayong coronavirus tracker. Actually, trinay ko siya kagabi tignan. Makikita mo talaga doon yung lahat ng countries, ilan yung positive, reported positive cases, ilan yung deaths, ilan yung recovered. Para lang updated kayo, merong coronatracker.com, makikita nyo doon lahat. And, ipa-flash ko din naman dito sa screen ko, na meron din tayo sa Facebook. Actually, nag-a-appear siya sa ibabaw eh. COVID-19 information. Pag-clinic mo yon, pwede mong i-follow ang World Health Organization, ang Department of Health ng Philippines. Lahat din doon may information. If you wanna be updated and if you want to keep track on what's happening na nga sa pandemic disease na ito. Once again guys, coronatracker.com pala siya. coronatracker.com. Doon yung makikita lahat ng information. And actually, if you can, if you have the ability naman to donate, meron din doon nakalagay na button which I will also flash in my screen para makita nyo. Mag-click kayo ng donate if you can. And, magbigay kung kaya naman. Tapos, just keep yourself informed and be safe, guys. Sumunod na lang tayo. Just stay at home. Marami naman tayong pwedeng gawin sa bahay. And of course, matatapos din naman to. So, let's just enjoy the time na kasama natin yung family natin and be safe. Just be safe, guys. Take your vitamins, your water, at mag-ingat palagi. Thank you for watching!